So what's up mga idol? Nandito na naman ako mga idol kasi di po ngayon gagawa na naman akong panibagong video. So mga idol, bali nandito ako ngayon sa taas ng rooftop ng building namin. So napakalamig dito mga idol. So ang oras ngayon mga idol ay 6:33 pa lang ng umaga. So bali nagising ako kasi sabi ko maglalaba ako. Kailangan ko maglaba kasi kung maglalaba ako bukas mga idol, bali konti na lang oras ko. So, yun nga mga idol, nandito ako ngayon sa rooftop kasi nandito yung labahan namin. Akala ko nandito. So, tinigdan ko dito, hindi pa pala tapos. Inaayos pa nila. So, ito yun mga idol. Bali yan mga idol. Bali inaayos pa nila. Dito nila ilalagay yung mga wasim para dito na kayo maglaba. Kasi hindi sila magpo-provide ng isang wasim sa isang kwarto. Hindi ganoon sa ibang bilang na ganoon yung ginawa nila. So ngayon dito sa bagong bilang, ilalagay lang nila sa isang kwarto. So dito ngayon mga idol. So hindi pa yun tapos. Bali, naglagay lang muna sila ng dalawang washing doon sa baba. So bali, doon ako naglalaba ngayon doon. So nandito ako ngayon sa rooftop. Papakita ko ngayon sa inyo yung nasa labas mga idol. Sa baba, punta na natin yung kwarto na kung saan nakalagay yung dalawang washing. So ito na pala mga ito. Bali yan na. So dalawang washing lang yung nilagay muna nila. Actually mga ito, marami doon sila. Nakita ko doon sa taas sa kwarto. So bali ito lang muna nilagay nila. Temporary lang kasi hindi pa tapos yung sa taas. So ginamit ko yung dalawa para madali lang ako matapos. So wala namang nagduhuga, wala nang naglalaba. So ginamit ko na lang itong dalawa. So itong mga ito, ano to, yung uniform ko, mga uniform ko na ginagamit sa pagtatrabaho. So ito naman yung mga damit ko na ginagamit ko lang. So, yun lang mga idol, wala tayong timba. Maglalagay ng mga damit natin kasi wala ka. Kasi kami nakakuha doon sa exit 6. Napakahirap ng buhay abroad mga idol kasi alam niyo walang mag-aalaga sa iyo pagdating mo sa trabaho, walang magluluto sa iyo, walang pagkain na nakahanda na sa mesa. Hindi katulad ng buhay natin sa Pilipinas, kasama natin mga magulang natin, pamilya natin. Pag kagaling natin sa eskwela, sa trabaho, may makikita na tayong pagkain sa mesa. Dito mga idol, galing ka pa ng trabaho, kailangan mong magluto. Gusto mong kumain, kailangan mong magluto ng kakainin mo. So, minsan, ikaw lang mag-isa sa kwarto, ikaw lang mag-isa sa villa, sa accommodation, kasi yung mga kasama mo sa kwarto, nagtatrabaho. Bali, pang umaga ka, pang gabi sila, pag uwi mo sa panggabi, nag-duty ka sila sa panggabi. So, yun nga mga idol. Ang hirap lang mga idol, ang hirap lang isipin. Pero, kailangan tatagal mo yung loob mo kasi yun naman yung pinunta mo dito, yung trabaho. So, hindi mo pinunta dito para malungkot ka. So, kailangan mo lang gawin yung maging masaya ka. Katulad ng ginagawa ko ngayon, masaya ako ngayon sa pag-vlog. Kasi dito ko lang na ilalabas yung mga lungkot na nasa loob ko. So
Minsan nga mga idol, wala pa kaming wifi nung pagdating namin dito, napaka-boring talaga kasi kami pa lang unang dumating dito sa Manila, napaka-boring. So, walang wifi, di kumpleto yung lahat. Pagdating pa lang namin dito, pagkakinabukasan kailangan na namin magtrabaho, hindi pa kami nakapag-ayos ng mga gamit namin. So, no choice kami kundi sumunod kasi yun yung pinunta namin dito, trabaho. Kailangan mong hindi magreklamo kasi nung umalis ka sa Pilipinas, inisip mo na magtatrabaho ka para magkapera ka. So, yung iba naman iniisip na maganda pag naka-ibang bansa, maganda na yung buhay mo, hindi gaganda yung buhay mo dito pagdating mo. Kasi pagdating mo dito, pagsakod mo, iisipin mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Iisipin mo din yung pamilya mo sa Pilipinas kung ano nang ginagawa nila, may nakakain pa ba sila, kumusta na ba sila? Ganun yung may iisipin mong idol. So, yung perang sasahurin mo, hindi yung mapapasarili sa'yo, kundi mapupunta din sa pamilya mo. Kasi, bakit naman kung iisipin mo, ikaw lang, iisipin mo na pagkasweldo mo sa'yo lang ang lahat, bibilin mo lahat. So, pangit naman mga idol. Yun nga yung pinunta mo dito para tulungan mo yung pamilya mo. So, paikuti ko muna ito mga idol kasi okay. So last na to, tapos babalawan ko na. So yung nga mga idol, napag-isip-isip ko na hindi pa ako nakapag-ipon. So malapit na akong uwi, bali 5 months na lang, uuwi na ako. So yun nga mga idol, 5 months wala pa ako naiipon. So ngayon, iisip ako ngayon, mag-iipon na ako kasi Kung wala man akong maipon, babalik ako. Kasi parang sa akin, di pa kompleto yung mission ko dito sa ibang bansa. So kahit mahirap, pwedeisin ko kasi pag nandun ka naman sa Pilipinas, makakapagtrabaho ka naman pero hindi sapat yung sahod para sa sarili mo o sa pamilya mo. So, yun nga mga idol, inisip ko ngayong April, uuwi ako. Pero, babalik pa ako. Kasi, yun nga, di pa tapos yung mission ko dito. Lahat ng mga, yung unang alis ko, bali, yung mga plano ko sa unang alis ko, hindi ko natupad ngayong 2 years ko dito. Kasi may, sa 2 years na yun, may dumating ng mga problema na hindi naman maiiwasan o sino naman yung wala namang ibang tutulong sa pamilya mo kundi sarili mo, yun naman yung pinunta mo dito. Hindi ko pa yun nakuha sa 2 years na pagtatrabaho ko dito. Bali, hindi ko pa siya nakuha. So, kailangan ko pang bumalik dito. Ang mga ito, pag mag-iibang bansa ka, kailangan ko buo yung sarili mo na pupunta na ako ng ibang bansa, may iiwalay na ako sa pamilya ko. So, napakahirap man mga idol, pero kinakaya naman. Pag nandito ka naman mga idol, first month pa lang mga idol, mahuhumsik ka talaga. Promise, mahuhumsik ka. Walang OFW na pagdating pa lang dito, hindi siya nahuhumsik. Minsan, tutulong na lang yung buha mo kasi nawalay ka na sa pamilya mo. Pero, after next month niyan, mawawala na. After 2 years mawawala. Basta enjoy mo lang yung sarili mo dito. Wag mong pag-uwi mo sa trabaho, diretso ka sa kwarto matutulog or mag-iisip-isip ng ganito. Wag mo. Pag-uwi mo sa trabaho, maganap ka ng kausap mo, maganap ka ng gagawin mo na hindi ka mag-boring, na hindi mo maiisip yung pamilya mo. So, hindi ko naman sinasabi na huwag niyong isipin yung pamilya niyo. Sa akin lang para hindi ka ma-homesick. Kasi ngayon, hindi na ako na-homesick o kinakaya ko na. Kasi may ano naman tayo, may social media, nakikita natin kung ano yung nangyayari sa pamilya natin. Kung lalo na-homesick ka, tawagan mo lang sila. Yun yung mga ginagawa ko ngayon. So, babalawan ko na muna ito kasi makutulog na ako, inaantok na ako. So, makamatay din sa
ko. So, napagod naman ako pero okay lang, at least nakapaglaba na ako. So, hanggang dito na lang mga idol. Thank you para sa panonood. Ulitin ko, thank you sa panonood sa bago ko namang video, walang kwento. So, hanggang dito na lang mga idol. Bye-bye!